Magandang araw! Ako si Ginoong Mark. Narito ako para gabayan ka sa ating aralin. Ang Pilipinas ay may mayamang kasaysayan. Iba't ibang pook ang nakasaksi sa mga emosyon at damdamin ng mga bayaning Pilipino. Tayo ngayon ay nasa simbahan ng Barasuain kung saan isinilang ang unang republika ng Pilipinas, ang kauna-unahan sa Asia. Natunghayan natin kung ano ang hirap na pinagdaanan ng ating mga ninuno sa panahon ng kolonyalismo ng mga Espanyol. Sa loob ng 333 taon, hawak sa leeg ang mga Pilipino nang walang kalayaang ipahayag ang kanilang saloobin at walang pagkakapantay-pantay sa mata ng batas sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol. Sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo ay nakamtan natin ang ating kasarinlan noong 12 ng Hunyo, 1898. Ngunit ang naranasang paglaya ay pansamantala lamang. Tayo ngayon ay papasok sa susunod na yugto ng mga mananakop. Alam kong handa ka ng matutuhan ang susunod nating aralin, kaya't kunin mo na ang iyong lapis o ballpen, papel o kwaderno at self-learning module. Tara, ating pasukin ang maksyong mundo ng Araling Panlipunan. Tayo muna ay magbabalik-aral. Bibigyan kita ng 3 segundo para isipin ang tamang sagot. Unang bilang, sino ang pinuno ng plotang Amerikano sa silangan na nakausap ni Emilio Aguinaldo at tumulong para makabalik siya sa Pilipinas? Siya ba ay si George Dewey o Spencer Pratt? Kung ang napili mong sagot ay si George Dewey, tama ka. Sinabi nito kay Emilio Aguinaldo na ang kanilang layunin ay mapalaya ang Pilipinas sa kamay ng mga Espanyol. Pangalawang bilang, saang labanan nagtagumpay si Emilio Aguinaldo at pinabagsak ang hukbo ng mga Espanyol mula sa kanyang pagbabalik galing Hong Kong? Ito ba ay labanan sa Tejeros o labanan sa Alapan? Kung ang napili mong sagot ay labanan sa Alapan, tama ka. Ang labanang ito ang nagpatibay at nagpakita ng nalalapit na pagsilang ng kasarinlan ng Pilipinas. Pangatlong bilang, sino ang naging punong tagapayo ni Emilio Aguinaldo at nakilala bilang ang Dakilang Lumpo? Siya ba ay si Julian Felipe o Apolinario Mabini? Kung ang napili mong sagot ay si Apolinario Mabini, tama ka. Pinalibutan ni Emilio Aguinaldo ang kanyang sarili ng mga mahuhusay at matatalinong tagapayo upang siya ay magabayan sa pamumuno at makagawa ng mga desisyong makakabuti sa nakararami. Pang-apat na bilang, sino ang naghanda, nagsulat at nagbasa ng akto ng pagpapahayag ng kasarinlan ayon sa utos ni General Emilio Aguinaldo? Siya ba ay si Ambrosio Rianzares Bautista o Felipe Buencamino? Kung ang napili mong sagot ay si Ambrosio Rianzares Bautista, tama ka. Alam mo bang ito ay ipinahayag sa wikang Kastila? Tuwang-tuwa ang mga Pilipinong nakasaksi sa harap ng tahanan ni General Emilio Aguinaldo nang makita nila ang pagwagayway sa watawat ng Pilipinas. Panlimang bilang, anong lahi ang sumunod na nagkaroon ng interes sa Pilipinas pagkatapos ng kolonyalismo ng mga Espanyol? Sila ba ay mga Amerikano o mga Hapones? Kung ang napili mong sagot ay mga Amerikano, tama ka. Naniwala si General Emilio Aguinaldo sa pangako ng mga Amerikano, ngunit ito pala ay may ibang plano. Matapos ang mahabang panahon ng pagkaalipin sa Espanya, patuloy pa din ang paglaban sa kalayaan, ngunit ngayon ay sa kamay na ng mga Amerikano. Sana'y nakuha mo ang lahat ng mga tamang sagot. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala.
maaari mong mapanood muli ang episode na ito sa YouTube at DepEd Commons upang mabalikan ang aralin. Ang pag-aaral ng araling panlipunan ay hindi kailangang imemorya. Kailangan mo lamang maunawaan ang mga mahalagang pangyayari at kung paano natin magagamit sa kasalukuyan ang aral ng nakaraan. Tara at magbalitaan tayo. Isa sa kapansin-pansing problema ng kahit na anumang bansa sa mundo ay ang suliranin sa paggamit ng ilegal na droga o mga ipinagbabawal na gamot. Alam ba ninyong halos karamihan sa nangyayaring krimen sa ating bansa ay dahil sa mga taong lulong sa droga? Kung nais natin ang katahimikan at katiwasayan sa ating komunidad, kailangang iwasan at huwag gumamit ng ilegal na droga. Masama ito sa ating isip at katawan. Kung may kakilala kayong lulong na dito, mas makatutulong sa kanila kung i-report ang ating nalalaman sa barangay o kapulisan para sila ay matulungan at mabigyan ng counseling. May programa ang ating pamahalaan na tinatawag na Offline Sagip dahil biktima din sila ng mga sitwasyon. Huwag nating husgahan ang isang taong nalulong sa droga dahil maaaring may malalim na dahilan kung bakit sila naging addict. Tungkulin natin lahat na tulungan ang isa't isa para magkaroon ng payapang komunidad. Labanan natin ang droga, tulungan ng mga taong nalulung dito na magbago. Kailangan nila tayo. Pag-unawa, respeto at pagmamalasakit ang maibibigay natin sa kanila para matanggap nila sa kanilang mga sarili na sila ay nagkamali. Tandaan natin na ang bawat pagkakamali ay maitatama kung pipiliin natin ang daan ng pagbabago. Gayahin mo ako. Kumuha ka ng papel at isulat ang bilang 1 hanggang 5. Tukuyin ang tamang gawain para makaiwas ang kabataan sa paggamit ng ilegal na droga. Lagyan mo ng check ang bilang ng tamang sagot. Unang bilang, maglaro ng iba't ibang sports. Pangalawang bilang, gawing abala ang sarili sa pagtulong sa barangay. Pangatlong bilang, subukan ang paninigarilyo at alak. Pang-apat na bilang, maglaro at matuto ng sugal. Panglimang bilang, linangin at pag-usayin ang mga talento. Ang tamang sagot natin ay bilang 1, 2, at 5. Sana ay nakuha mo ang mga tamang sagot. Tandaan, ang mga ginagawa natin sa kasalukuyan ay may malaking epekto sa ating ugalit kalusugan. Kung tayo ay nagiging addict sa isang gawain gaya ng pagkababad sa online games o computer games, paninigarilyo sa murang edad, pag-inom ng alak at iba pa na maaaring makasama sa atin ay isang hudyat ng addiction. Matuto tayong pahalagahan at isipin ang mga taong nakapaligid sa atin, lalo na ang ating pamilya, sapagkat ayaw nila tayong mapasama o mapariwara. Tayo ay may mga batas na kailangang sundin at pro-protekta sa ating mga karapatan. Ngunit, pakaisipin natin na kung tayo ay gagawa ng maling kilos, gaya ng pagkalulong sa droga, ay maaari tayong hulihin ng mga alagad ng batas at maparusahan. Ang batas ay nagbibigay direksyon sa isang bansa upang maging proteksyon ng mga mamamayan. Ito rin ang naging sandigan at naisip noon ni General Emilio Aguinaldo kung kaya't nabuo ang konstitusyon ng Malolos, ang naging dahilan kung bakit tayo ay naging isang republikang bansa. Alamin ang kaganapan sa bayang pinakamamahal. Ito ang balitaang mag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Nagbalik sa Pilipinas si General Emilio Aguinaldo mula sa pagkakatapon nito sa Hong Kong bilang bahagi ng kasunduan sa Biyak na Bato. Siya ay nakumbinsi ni Commodore George Dewey at sinabing tutulungan ng mga Amerikano ang mga Pilipino para lumaya sa mga Espanyol. Maluwag itong tinanggap ni Emilio Aguinaldo at pinagkatiwalaan ang mga Amerikano. Ngunit, sa likod ng pagtulong na ito ay mayroon palang ibang nais at balak ang mga Amerikano. Utak ang labanan.
pagtitiwala ang usapan. Ang mapagpaniwala ay tiyak na madadaya. Uso na noon ang mga tuso, kaya masasabi nating nadaya o naloko si General Emilio Aguinaldo. Tara at balikan natin ang ating kasaysayan upang malaman kung ano ang panlulokong ito. Nag-usap sa Singapore si General Emilio Aguinaldo at Consul Spencer Pratt at nangakong tutulungan nila na lumaya ang Pilipinas mula sa mga Espanyol. Nagkasundo rin sina Commodore George Dewey at Emilio Aguinaldo na tutulungan ng plotang Amerikano na pabagsakin ang hukbo ng mga Espanyol. Mga pangakong ubod ng ganda dahil malalasap na ng Pilipinas ang kalayaan. Ito ay pinaniwalaan ni General Emilio Aguinaldo. Sa naganap na labanan sa Luok ng Maynila, pinasabog at pinalubog ng mga makabagong sasakyang pandigma ng Amerika ang plotang Espanyol sa pamumuno ni Patricio Montojo. Natalo ang mga Espanyol sa labanan. Sumuko sila at hindi na nanlaban. Tuwang-tuwa ang mga Pilipino. Lubos ang kanilang pasasalamat sa mga Amerikano dahil nakita nila ang kabutihan nito sa pagtulong para makamit ang pagiging malaya. Dahil sa pangyayaring ito, inihayag ni Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo, 1898. Nangyari na ba sa inyo ang maloko ng inyong kapwa? Yung akala mo ay mabuti siya pero may sungay palang itinatago. Ganyan po iuugnay ang nangyaring labanan sa Luok ng Maynila o Battle of Manila Bay. Sapagkat ito ay isang kuwad o peking labanan. Alam ba ninyong nagkaroon na ng usapan ang Estados Unidos at Espanya at ibinebenta na ang Pilipinas sa kamay ng bagong mananako? Nakakalungkot, di ba? Kung minsan, nakakapahamak din ang pagiging sobrang bait at mapagkatiwala. Ganyan ang nangyari kay General Emilio Aguinaldo. Ganyan ang nangyari sa mga Pilipino. Tuso ang bagong mananako. Tara at balikan natin ang kwento ko. Nabalitaan ni General Emilio Aguinaldo na magkakaroon ng pulong ang Estados Unidos at Espanya sa Paris, France. Isa sa magiging usapan dito ay kung ano ang mangyayari sa mga kolonya ng Espanya gaya ng Cuba, Puerto Rico, Guam at Pilipinas. Agad niyang inutusan si Felipe Agoncillo na maging kinatawan ng Pilipinas at pumunta ng Paris para mapakinggan ng mga Amerikano at Espanyol. Samantala, binuo kaagad ni Emilio Aguinaldo ang kanyang miyembro ng gabinete, ayon na rin sa mungkahi ng kanyang punong tagapayo na si Apolinario Mabini. Ipinaalala nito kay Emilio Aguinaldo na kailangang magkaroon ng isang konstitusyon ang Pilipinas na kikilalanin ng ibang bansa ang kanyang soberanya o ganap na kalayaan. Teka, ano nga ba ang konstitusyon? Bakit mahalagang mayroon ito ang isang bansa? Tandaan natin na ang konstitusyon ay ang pinakamataas na batas kung saan ipinapakita nito ang kakayahang pamumuno ng isang malayang bansa. Dito nakikilala ang kanyang ganap na soberanya. Sa panahon noon ng kolonyalismo ng Espanya, hindi natin masasabi na isa tayong bansa sapagkat wala pa tayong konstitusyon at soberanya dahil nasa pagkakaalipin pa rin tayo ng mga mananakop na Espanyol. Yun ang dahilan kung bakit itinulak ni General Emilio Aguinaldo ang pagkakaroon natin ng konstitusyon dahil nakamit na natin ang ating kasarinlan. Tara't bumalik tayo sa huling bahagi ng aking kwento. Buo ang loob ni General Emilio Aguinaldo sa pagtatatag ng pamahalang republika sa tulong ng kanyang punong tagapayo na si Apolinario Mabini. Noong 15 ng Setyembre, 1898, ay nagtungo sila sa simbahan ng Baraswain, Bulacan at itinatag ang Kongreso ng Malolos. Ang kongresong ito ang naatasang gumawa ng saligang batas o konstitusyon na magiging gabay ng taong bayan, gabay ng mga pinuno o lider, at gabay ng Pilipinas bilang isang malayang bansa. Si General Emilio Aguinaldo ang hinirang ng Kongreso bilang Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas. Dahil sa pangyayaring ito, dito ipinagtibay ang nilalaman ng Konstitusyon ng Malolos. Una, ang pagkilala sa Republika ng Pilipinas. Ikalawa, ang probisyon tungkol sa kapangyarihan ng ehekutibo, lehislatura at hukuman.
Ikatlo, ang paghihiwalay ng simbahan at estado. At ikaapat, ang pagkilala sa karapatan ng bawat tao at karapatang pambansa. Sa kabilang banda, nilagdaan na ang kasunduan sa Paris at ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar sa kamay ng bagong mananako. Grabe ang pinagdaanan ni Pangulong Emilio Aguinaldo, di ba? Siya ay nagtiwala, naniwala at umasa. Ngunit sa bandang huli ay tinuklaw ng inaakala niyang mga kaibigan. Ganon ka din ba? Paasa? Basta ito ang inyong tatandaan. Ang pakikipagkaibigan ay kinakailangang totoo. Ang pakikipagkaibigan ay bukas sa puso at walang hinihintay na kapalit. Ang aral na itinuro sa atin sa pangyayaring ito ng ating kasaysayan ay kailangan nating matuto tayong maging mapagmatsyag kung totoo ba o hindi ang isang tao sa atin. Mas mainam ang pagkakaroon ng kaunting kaibigan, ngunit tapat at totoo, kaysa naman sa napakarami nga, ngunit sila ay nandyan lamang kung mayroon silang kailangan. Kaya huwag maging plastic. Maging tapat at totoo, pahalagahan ng samahan at pagkakaibigan dahil wala yang katumbas na presyo. Dumako tayo sa isang pagsasanay. Bibigyan lamang kita ng 3 segundo para tukuyin ang tamang sagot. Buuin ang salitang hinahanap sa bawat bilang. Gamitin gabay ang mga titik. Unang bilang. Siya ang pinuno ng plotang Espanyol sa labanan sa Look ng Maynila. Ikalawang bilang. Siya ang pinuno ng plotang Amerikano na tumalo sa mga Espanyol sa labanan sa Look ng Maynila. Ikatlong bilang, saang simbahan ginanap ang Kongreso ng Malolos? Ikaapat na bilang, ito ang tawag sa ganap na kalayaan ng isang bansa. Ikalimang bilang, siya ang naging kinatawan ng Pilipinas na ipinadala sa Paris para kausapin ang mga Amerikano at Espanyol, ngunit hindi nabigyan pagkakataon na mapakinggan. Ang tamang sagot natin sa ating pagsasanay ay ang sumusunod. Unang bilang, Patricio Montojo. Ikalawang bilang, George Dewey. Ikatlong bilang, Baraswain. Ikaapat na bilang, Soberania. Ikalimang bilang, Felipe Agoncillo. Sana ay nakuha mo ang mga tamang sagot. Kung hindi naman, ay maaari mong balikan ang pagsasanay na ito sa official YouTube channel ng DepEdTV at madadownload ang video sa DepEd Commons. Bilang pagbubuod sa ating aralin, tandaan ang sumusunod na talasalitaan. Konstitusyon. Mas kilala ito sa tawag na saligang batas kung saan nagiging gabay ito ng mga tao sa kanilang mga karapatan at dapat sundin ng mga batas. Soberanya, ito ang ganap na kalayaan ng isang bansa na kinikilala ng ibang malayang bansa na may sariling pamahalaan at batas na sinusunod. Plota, ito ay kabuuan ng isang malaking hukbo ng handang makipaglaban. Huwad, peke o hindi totoo. Kongreso, ito ay ang pagtitipon-tipon ng mga kinatawan o representative para bumuo ng isang panukala o batas na may iisang layunin. Nakita natin ang kahalagahan kung bakit binuo ang konstitusyon ng Malolos. Ito ay upang maipakita sa mundo na tayo ay isang bansang malaya at may sariling soberanya. Kaya mainam sa kasalukuyan na sundin natin ang mga pinaiiral na batas dahil ang layunin nito ay pangalagaan ang taong bayan. Huwag maging pasaway. Matuto tayong irespeto at galangin ang mga ipinatutupad na batas gaya ng sakripisyong ginawa ng ating mga bayani mabuo lamang ang unang konstitusyon sa bansa. Dito nagtatapos ang ating aralin. Sana ay marami kang napulot na aral ng buhay mula sa ating kasaysayan. Bilang takda, ay nais kong i-download mo ang module ika-6 para sa Araling Panlipunan 6 sa DepEd Commons at basahin ang paksa tungkol sa digmaang Pilipino at Amerikano. Muli,
Ako si Ginoong Mark na inyong kaagapay at kasama para matutuhan ang lalim at ganda ng ating kasaysayan. Tandaan, sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Thank you.